abogado po ng tatlong respondents sa Dasera case, nagtungo sa National Bureau of Investigation o NBI para sagutin po mga paratang sa mga suspect. Kasama po sila Mark Anthony Rosales, Jamir Cunanan at Ed Madrid sa mga tinitingnan ngayon ng NBI na posibleng makapagbibigay po ng linaw sa kaso. Si Patrick De Jesus sa detalye, Rise and Shine, Patrick. Nagtungo ngayong araw sa NBI Death Investigation Division ang abogado ng tatlo sa mga respondents ng kaso ng pagkamatay ni Christine Dasera na sila Mark Anthony Rosales, Jamir Cunanan at Ed Madrid. Handa raw makipag-cooperate ang kanilang mga kliyente sa investigasyon. Pero nang hinga ng pahayag, umapela ang NBI sa walo pang binigyan ng subpoena na magtungo sa kanilang tanggapan upang makuha ang kanilang mga testimonya. If you want to clear your name, come with your lawyer. You will have the full protection of the NBI. We will make sure that everything will be done according to our rules, laws. So legal yung gagawing investigasyon. Samantala, kahit na contaminate na umano ang katawan ni Dasera dahil na-embalsa muna ito bago ang autopsy, tiwala ang NBI na malaki pa rin na may tutulong ng kanilang forensic findings sa investigasyon. We have very interesting leads. We have very interesting, encouraging results. I cannot, as of yet, divulge the results. These are under laboratory processes and examinations. Without commenting on the other investigations, our investigation is going to be very legal. It's going to be very thorough. This is forensic-based, this is evidence-based. Tukoy na rin ng NBI ang pagkakakilanlan at pangalan ng mga individual na nasa room 2207 kung saan nakitang palipat-lipat si Christine. Hanggat hindi pa tapos ang sariling investigasyon, sinabi ng NBI na hindi nila isinasantabi ang posibilidad na may nangyaring krimen sa pagkamatay ni Christine Dasera. Sa Enero at 13 naman ay tinakdang araw ng Makati City Prosecutor's Office para sa preliminary investigation ng kaso. Patrick De Jesus, para sa Bayan.